guys. Good day. Welcome to my YouTube channel. Meron lang po akong i-share sa inyo. Ito po ay para sa mga laptop user. Kung meron po kayong laptop na sa tingin ninyo mabagal, unang-una mabagal, pangalawa, kulang na kayo sa storage, ito pong i-share ko sa inyo, madali lang pong sundan. Pagpalagay po natin ang laptop po ninyo ay merong DVD room. Ito po yung DVD room. At sa tingin naman po ninyo ay hindi nyo naman po kailangan dahil madalas USB device na po ang ginagamit natin gaya ng USB storage gaya po nito. Kasi mas handy, kumbaga, hindi nyo na kailangan ng CD-ROM. Yung mga movies, pwede rin po ditong ilagay. Kaya madalas po, ang CD-ROM hindi na po nagagamit. Ngayon, kung ang laptop po ninyo ay sa tingin nyo bumabagal, pwede nyo pong palitan yung hard drive. Ito po yung hard drive na 3.5. Pwede nyo po itong palitan ng SSD. Ito po yung SSD na kinabit ko na. So, nagkataon naman po, ang SSD na kinabit ko ay 256GB lang. Dahil madalas ko pong gamitin ito sa mga programs at sa editing, halos ma-occupy ko na po yung storage capacity po niya. Ngayon, ang plano ko po, palitan sana ng mas malaki. Ang problema, panibagong setup na naman. So, ita-transfer ko lahat ng file from galing dito, ilalagay ko dun sa panibagong SSD drive. So, naisip ko po, meron pa po palang isang paraan. Itong paraan na to ay ishinare lang din sa akin isa kong kaibigan na si Serbian Laiko. Serbian, thank you po. So, isishare ko rin po sa inyo. Instead na magpalit po kayo ng hard drive, kung naka-SD drive na po kayo, tapos nagkaroon po kayo ng budget na pambili ng panibagong SSD drive, sundan nyo po itong tip na gagawin ko. Imbis na bumili po kayo ng panibagong hard drive, yun na rin pong gamitin nyo yung SSD drive na may lower capacity. Tapos, yung pinagtanggalan po ninyo nito, gamitin nyo po as backup disk. Paano po natin gagawin yun? Kung ang laptop po ninyo ay may DVD room, pwede nyo pong tanggalin ito at ang ipapalit po ninyo ay itong lumang hard drive. Kasi sayang naman po kung itatapon nyo na lang. Since okay pa naman, gawin nyo na lang pong pang-backup lahat ng videos na collection ninyo, music, photos, dito nyo na po i-transfer. Para lahat ng files po ninyo na manggagaling dito sa SSD drive, ita-transfer po ninyo dito sa second drive. Paano po tayo magkakaroon ng second drive? Ito po ang paraan. Gaya po nito, naka-open na po yung ilalim ng laptop. Ang gagawin nyo lang po, tatanggalin nyo tong DVD room. Sa pagbukas ng DVD room, sa pagtanggal ng DVD room, meron po madalas may isang tornilyo lang dito na nakakapit. So tatanggalin nyo tong tornilyo na to. Pag natanggal nyo na po yun, pwede nyo tong hilain. Ayan. So, dahil meron na po kayong space para sa paglalagyan ng hard drive, may space na po kayo. So, ito ang ilalagay natin dito ngayon. Itong lumang hard drive. Dahil magkaiba po yan ng terminal o magkaiba ng port, gagamit po tayo ng device na pwede nating paglagyan ito. Ano po yun? Ito po ang ihahanda ninyo.
hard drive caddy. May nabibili naman po nito sa mga online shop. Bago nyo po buksan yung laptop ninyo, i-order na ninyo itong caddy. Ito po yun. So, pag dumating na po, tsaka nyo na po pakialaman o tsaka nyo na buksan yung laptop ninyo para kahit papaano, isang galawan na lang o isang gawaan na lang. So, kung sakaling dumating na po itong caddy at nandito na rin po yung spare na hard drive ninyo, sa pag-i-install ganito lang po. Ito po yung caddy na dumating, ito po yung hard drive ninyo luma, ipasok nyo lang po ito dito sa ilalim. Ganyan po. Ayan. Tapos, isiksik nyo po. Ang importante po itong port o itong slot, kailangan nakadiin po yan. Ayan. Alalay lang po sa pagdiin. So, yan na po. Nakakapit na po. So, meron na po kayong extra na hard drive. Itong caddy na in-order ko, meron din po itong extra mga bolt na magagamit po ninyo. Ito po kasi yung casing pinaglagyan. Yung bolt, gagawin nyo lang po, ilagay nyo po dito kung saan po magkakasya. I-double check ko lang po kung maayos na po yung pagkakalagay. Kailangan po lubog na lubog dito. Dito po yung slot. Kailangan bumaon. Once na bumaon na po, maglagay na po kayo ng bolt. Kahit isang pirasong bolt, pwede na po yan. Importante lang po, may kakapitan. Nakakapit na po. Kumpletuhin na po natin para sigurado, para kung sakaling itatravel nyo po yung laptop ninyo, hindi aalog yung hard drive. Dagdagan na natin. Kumpletuhin na po natin. Ulitin ko lang po mga guys, no? Applicable po ito sa mga laptop user. Yung merong DVD room. Ingatan lang po ninyo na pag nagbukas kayo ng laptop, hanggat maaari huwag pong mababasa o basa yung kamay ninyo o nagmumoist yung kamay ninyo para hindi po masira yung board. So, yan guys, okay na to. Nakakabit na po yung hard drive natin luma dito sa caddy. Ang tapos, kung paano nyo po tinanggal yung DVD room ninyo, ganun nyo rin po ibabalik tong caddy. May slot naman po yan. Bago nyo po pala ikabit yung caddy, itest nyo muna kung kasya. Kung hindi kasya, gawa nyo naman po ng paraan.
May mga lock po kasi yan dito sa side. Dito po sa side na to. Na pwedeng humarang. Pwedeng humarang sa kadi. So, ang gawin nyo po, pwede nyo naman po iiwas ng konti. Para lang may pasok yung kadi. Ganyan po. Tapos tulak nyo lang hanggang hanggang lumubog po dito sa slot. Tulak nyo lang po. Yan. So, yun na po yun. Ganun lang po kasimple. Ito po para lang po sa mga gustong magkaroon ng extra na storage. Imbis na palitan nyo yung luma nyong SSD o dati nyong SSD, tanggalin nyo na lang po yung DVD room. Kasi bihira naman po nga naman talaga ngayon nagagamit ang DVD room. Pero huwag nyo po itatapon yung luma yung DVD room para in case na kailangan nyo uli, pwede nyo ibalik. So yun guys, ganun lang po kasimple. Pero malaki pong, malaking pakinabang po pag ito po ay ginawa ninyo sa mga laptop po ninyo na kulang na sa storage. Magkakaroon kayo ng second drive kumbaga. So yun guys, yun lang pong isishare ko sa inyo. Sana po makatulong. At sundan nyo na rin po ako sa YouTube account. Maraming salamat po.